Hi, ako si Noel Bornales Jr. Kasama ng aking pamilya ay nakikiisa sa pagsugpo sa kalaban ng ating bansa. Hindi lang ng ating bansa, kundi ng buong sanlibutan ang tinatawag na coronavirus or COVID-19. Lahat tayo natatakot, nababalisa na baka madapuan ng virus na ito. Kung kaya, ginagawa natin ang mga pamamaraan upang tayo makaiwas malabanan ang virus na ito. Ngunit, ako, kasama ng aking pamilya, ay nakasumpong ng isang napaka-epektibong pamamaraan kung paano natin labanan, paano hindi tayo mabalisa, at paano maiwasan ang virus na ito. Natagpuan namin sa aklat na ito, lalo higit sa Psalms 91, verse 1-16. Ang sabi, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His troth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence, like COVID-19, that walketh in darkness, nor for the destruction that resteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague like COVID-19 come nigh thy dwelling, for he shall give his angel charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder. The young lion and the dragon shalt thou trample under feet." At ito, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kanya pong sasabihin kung tayo manampalataya sa kanya, pagkatiwala natin ang ating buong buhay sa kanya, ang kanya pong sasabihin kung tayo po'y tumatawag lagi sa kanya, "Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he had known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and show him my salvation." Ito, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon na masusumpungan natin ulit sa Psalms 91, verse 1-16. Kaya ito ang pinanghahawakan namin, sikreto ng aking buong pamilya. Kayo din, pwede ninyong gawing sikreto ng inyong buong pamilya para kayo ay hindi mabalisa. Magiging masaya habang tayo ay nabubuhay dito sa nagutang ito hanggang matapos ang epekto ng COVID-19 sa ating bansa at sa buong sanlibutan. Kaya, akin po kayong naisip panalangin. Tilingin natin, i-claim natin ang pangako ng ating Panginoon sa Psalms 91 na siyang tutulong sa bawat isa sa atin sa mga oras nito hanggang matapos na masumpo natin ang virus nito dito sa ating pamahalaan, dito sa ating bansa, at sa buong sanlibutan. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, maraming salamat sa oras nito. Aming nasumpungan ang iyong pong salita, ang inyong pangako, na kung kami lamang ay tatawag sa inyo, walang anumang
mga sakit, virus, kagaya ng COVID-19 na papasok sa aming pamilya, na dadapo sa aming mga katawan. Ikaw ang magbigay sa amin ng proteksyon sa pamagitan ng inyong mga anghelis na isinugo para kami ay proteksyonan. Kaya Panginoon, dinadalangin namin ang aming pamahalaan, ang aming pamilya, ang mga tao na naapektuhan ng virus na ito. Sila Panginoong Diyos ay ingatan ninyo. Ganyan din ang aming presidente, si President Rodrigo Duterte. Bigyan siya ng katalinuhan, 10 ng kanyang mga kasamahan, mga opisyal, at bigyan din ng kaalaman ang aming mga doctors, lahat ng mga frontliners, Panginoon, bigyan sila ng kaalaman, katalinuhan, kung ano ang dapat gawin upang masugpo ang virus na ito. Tulungan din sila at ingatan na hindi mahawaan ng virus na ito. At ang aming mga kaibigan na nadapuan ng virus na ito, pagalingin din po nawa sila ayon sa kanilang pananampalataya sa inyo at ayon din naman sa iyo pong banal na kalooban, mangyari ang kagalingan sa kanila pong katawan. Dalangin din po namin, Panginoon, na kung kayo ay nakasumpong sa amin ng aming pagkukulang at pagkakasala, maaari po ba patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasala, pagsalansang sa iyong banal na harapan, upang magkagayon, kami ay maging karapat-dapat na tumawag sa iyong pangalan, karapat-dapat ding tawagin ninyong mga anak. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito ay aming hinihiling, hindi dahil sa aming sariling karapatan, ngunit ang lahat ay aming pong isinalang-alang sa matamis at kagalang-galang na pangalan ng aming Panginoong Hesus.